sa inyo ng Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Pasyalan sa likod ng isang mall sa lungsod ng Pasaw. Dinarayo din ang mga tao ngayong gabi ng Pasko. Rod Vega sa report. Rod. Kapansin pa sa akin ng magiging ng mga tao dito naman sa pasyalan dito sa likod ng isang malaking mall sa Pasay City, malapit naman sa tabi ng dagat. Ito'y mayroong Merry Christmas. Pero ang pinagbatawal dito yung pag sa ito, Merry Christmas po sa inyo. Pero sa mga oras na ito, napapansin natin may mga magulang at may mga nakakatanda, may kasama din bata nagpapasyal, pumapasyal dito. At meron naman ang mga tao, mga security guard na nagpapangalala ng physical distancing. Meron sa dalang cardboard kung saan nandoon ang nagkutaad na iwasan ang magdikit-dikit o maintain ng 1.5 meters apart. Yung iba naman kababayan natin ay dito na sa may parking area na nasa ating establishment. Patayin ko muna yung radyo. Merry Christmas po! Maligayang Pasko! Advance Happy New Year po sa ating lahat! Mamaneho lang ako, pauwi na rin po ako. Ano? Sana ay naging masaya po ang inyong Pasko. Kahit na bawal pa yung mga Christmas party, sana sumunod po lahat. Kagabi may mga nahuli po kami, hindi sumusunod. Pero tingin ko karamihan naman sumusunod. Ano? Mahirap lang din talaga basagin yung tradisyon. So meron pa rin talagang namamasko, lumalabas ng bahay. Of course, ang peace and order offices natin, ang kapulisan natin, kahit Christmas Eve, Christmas Day, New Year's Eve, New Year's Day, wala naman talagang day off yung mga yan. Ano? Pero isipin po natin, gaano kalaki ang Pasig. Kailangan talaga pakita rin natin na meron tayong disiplina. Pero tapos na ang Christmas Eve, nandito na po tayo, Christmas Day na. Again, Merry Merry Christmas sa inyong lahat. Sana ay naging makabuluhan ng ating pagdiriwang kahit na maraming limitasyon, marami tayong pinagdadaanan na pagsubok sa ngayon. Ano? Kaya rin ako naka-FB Live ngayon kasi naisip ko, na-cancel nga pala yung flag ceremony nung nakaraan. Baka yung iba may mga announcement po na gusto pong marinig mula sa akin ang mga announcements natin kung ano pong nangyayari sa Pasig. Yan, habang stoplight po, basahin ko po yung mga ibang ano nyo. Pero ayun ho, no, itong taong 2020, para sa marami sa atin, ito po ay naging pinakamahirap na taon sa buong buhay natin. The most challenging year of our lives. Totoo po yan, naramdaman natin. Ano, at lalo na po, dun sa mga nawalan ng trabaho, yung mga maliliit na negosyante na nagsara yung negosyo, para sa mga health frontliners, para sa mga staff sa mga emergency room, ICU, mga ospital, pati sa mga medtechs natin, sa mga laboratorio, the hardest year of our lives. Para sa mga peace and order officials natin, sa kapulisan, maging sa mga nagkasakit, dun sa mga nagkaroon ng COVID, yung mga dun sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID, napakasakit. At again, it's the very, very challenging year. Pero sana po ay we are still hopeful. Sana nananatili ang diwa ng pag-asa sa ating mga puso at buhay. Boss, Merry Christmas! Yung panahon ng COVID, talagang ang daming naantala. Ano, maging yung programa natin para sa cash gift sa seniors, isa rin po yan sa dahilan ba't ko gusto mag-Facebook Live. Ako po ay humihingi ng inyong paumanhin at inyong pangunawa, pasensya. I sincerely apologize ano, dun sa mga senior na inaasahan yung cash gift natin, pasensya na medyo madilim, yung cash gift natin taon-taon,
medyo nabitin tayo, no, dahil nga naantala. Parada lang po ako sa may gilid. Kasi mamaya hindi na po ako makakapag ano eh. Yan, parang medyo mahina ang signal natin ha. Ayan ho. So ako po ay humihingi ng inyong pangunawa at pagpasensya, ano, dahil po may 40% ng ating senior citizen hindi pa po natanggap ang kanilang cash gift. I'm very sorry. We did our best. Siguro nakita naman natin ano talagang sinubukan natin, although because of the pandemic marami talagang na-delay, hindi lang sa end ng LGU, pero halimbawa po yung sa pag-process ng mga cash cards, pinipilit nga natin maging cash cards na para hindi na cash, ano, mas mabilis, pero yun nga, medyo kinapos tayo. Dahil syempre, meron din elemento yan ng hindi naman ganun karami yung staff ng land bank. Hindi rin nila kaya yung sobra-sobrang overtime. Eh, hindi rin pwede na i-deputize nila tayo para mag-gan or authorize na mamahagi. Ano? Actually, swerte na tayo, pumayag sila sa offsite. Pero nakita po natin dun sa ibang sites, medyo nagkagulo o hindi na natili yung social distancing. Ako, I take full responsibility for that. At humihingi ako ng inyong paumanhin. Kasi nga, pinipilit natin na kung ilan ang kaya natin mabigyan na senior citizens, ay mabigyan po natin. So, may mga area na hindi talaga naging maganda, katulad po nung sa Barangay Rosario nung nakaraan, kino-all off natin, humingi tayo ng tulong sa ating PNP, pina-cancel muna natin. Ano naman yan, two-way din yan, ano, syempre meron din tayong responsibilidad bilang mga mamamayan na sumunod sa mga protocols, pero no excuses, humihingi po ako ng pasensya sa inyo at sana na maging maligaya pa rin ang Pasko natin. Anyway, maasahan pa rin naman natin yung 3,000 pesos na yun o yung cash gift na yun. Talagang siniguro natin na kahit na marami tayong gastos sa COVID, bilyon-bilyon ng ginastos natin para maging maayos po. Yeah, siguro pwede naman ako, wala naman akong kasama sa sasakyan. Pwede po ako magtanggal ng mask. Bakit nga ba ako nakasuot ng mask? But, ayun ho, no? Sana maisip po natin, blessed pa rin tayo dahil medyo na late man, maasahan pa rin po natin yung cash gift na yun. Para sa 60% naman, actually, natanggap na nila. At pwede, kung hindi nyo pa nakukuha, pwede nyo na pong i-withdraw sa kahit anong ATM machine yung cash gift natin. Konting good news naman po para sa senior citizens natin ay... para sa scholars naman po natin, good news, yung mga existing scholars natin, yung mga pre-existing scholars, nabigay na po natin through PayMaya yung inyong allowances. So umabot po before Christmas Eve, umabot po sa inyong PayMaya accounts. So kung yung iban baka nagpalit ng phone number, pagdating ng Monday, update nyo na lang yung scholarship office natin. Yung mga new scholars sa January po, by January matatanggap nyo rin yan. Pero karamihan, at again, yung mga pre-existing scholars natin, yung mga renewal, natanggap nyo na po yan. Sorry, scholars. Ayan, so salamat sa mga... ano ba yun? Hawakan ko na lang kaya. Ayan. So, sandali lang po ito. Maiksing Facebook Live lang po ito. Aking pagbati. At paalala rin po sa mga health protocols natin. Yung cash card natin for the scholars ay next year na po natin i-distribute. Dahil ayaw na natin pumila kayo. Kung may paraan naman, gaya nung PayMaya na huwag na kayo pumila, yan po yung ginawa natin. Ayan po, para mas mabilis. Yun nga lang talaga, sa senior, pasensya na talaga, hindi talaga umabot na yung for 40% lang naman ng seniors. Again, 60% nakatanggap na. Kasi kung pipilitin natin, madaliin natin, baka lalong magkagulo eh. So ayaw naman natin yun. Again, yung problema sa pagpapagawa ng cash card, syempre hindi po tayo yung nagpiprint nun. Ano? May ibang, naka-contract out po yan, yung pagprint ng cash cards. And then yung distribution mismo na may mga rules and guidelines din ang land bank, they also did their best. Ako, nagpapasalamat ako sa land bank, naging
naging flexible po sila kahit na may mga rules gaya nung authorization letter, pumayag po sila sa bandang latter half, ano? Pumayag po sila basta may proof of life, picture na may hawak na dyaryo, pumayag na po sila basta may authorization letter, ID nung senior, either ID nung tatanggap for the senior, and then proof of life lang, picture, video call, pumayag po sila. Pero pipilitin po natin, ano, mag-regroup lang tayo after ng Christmas, bukas hanggang Monday. Siguro by Tuesday, simula na po tayo ulit sa distribution ng cash cards. Pero liitan lang po natin, di ba? Siyempre, ano rin tayo, nag-iingat at hindi na natin hinahabol yung Pasko kasi tapos na yung Pasko. So medyo babagalan lang po natin yung pag-distribute para mas manatili yung social distancing. Ngayon po, sa pagpapatuloy natin ng distribution, gaya po nung post ng ating Public Information Office, may responsibilidad po kami na siguraduhin na maayos ang ating pamamahagi. Pero kayo po, yung mga senior, yung mga authorized representative, meron din po kayong responsibilidad na sumunod sa health protocol. Pag nakita ninyo na hindi healthy ang isang senior, huwag nyo payagan na lumabas sila. Pag sinabi, ay bawal kayo dito or maghintay muna kayo, huwag nyo sugurin yung pagador. Yun po yung mga ibang nangyayari, mas nagiging challenging. Again, I as mayor, I take full responsibility of the areas na naging medyo magulo. Yung mga pinahinto natin na area, kahit yung mga hindi pinahinto pero hindi naging perfect o hindi naging perfect yung pagpapamahagi natin ng cash cards. But I hope we see that your local government did the best that we can in partnership with kung sino yung nag-print nung cash cards. Hindi ko actually alam kung ano yung pangalan ng kumpanya, ano, but nakausap naman ng staff natin. And then yung land bank, talagang naging very flexible sila. Pero may mga iba talagang rules at protocol sila na hindi pwedeng baliin. So anyway, yan lang po. Again, yung sa pabalik-balik, yung sinasabi ko, yung sa scholars naman, yun, napagtagumpayan natin, hindi na sila pumila. Yung mga iba siguro sa January na bago, again, January naman po makukuha nila. Yung mga nagtatanong ng SAP, hindi ko po talaga alam kung kailan nyo makukuha yan, yung second tranche. Kasi hindi ko kayang sagutin yan. Ano? Basta pag ano po yung instruction sa amin ng... ano ba yun? Kung ano po yung instruction sa amin, sumusunod po tayo. Instructions ng DSWD. At then we... Nung first tranche, nakita nyo naman, pasig ang nanguna, ano, sa distribution ng first tranche. Pero medyo na iba yung sistema ng second tranche. Hindi ko po talaga kayang sagutin kung kailan po matatanggap. Hindi ko na pahabain pa. Thank you dun sa mga staff natin. Ako minsan pag ako nakapagpahinga din ako kahapon ano hanggang kanina. Kanina first time na tanghali na ako nagising. Pero alam po natin na meron tayong mga staff na kahit Christmas Day naka-duty, baka yung iba sa inyo nanonood habang nakabantay o ano, yung mga security natin, peace and order department, pati yung mga national natin katulad ng BFP, PNP, naka-duty yung mga yan ngayon. Yung sa community kitchen natin, meron pa rin nagluto, yung mga of course, healthcare frontliners. Ako, taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyo dahil anuman ng mga nasa command center natin, yung mga DRMO staff natin, yung mga nasa red, thank you. Pati yung mga security guards natin na naka-duty ngayon. Alam kong gusto niyo rin makapiling ang mga pamilya ninyo, pero nagtatrabaho po kayo. Maraming salamat. Hindi po aandar ng maigi ang mga operations natin sa lungsod ng Pasig at sa ating lokal na pamahalaan kung hindi po dahil sa inyo. Malaking parte po yan ba't ako nag-Facebook Live ngayon dahil gusto ko po kayong pasalamatan. Thank you. From the bottom of our hearts, we thank you for your service, not just today, Christmas Day, but throughout this pandemic. Ang dami na nating pinagdaanan, problema, mga pagsubok, marami na tayong nalagpasan, pero nandito pa rin tayo sa gitna ng krisis.
Thank you so much. At sa lahat ng mamamayan, tumutulong, sumusuporta, maraming salamat din sa inyo. Patuloy tayong magkaisa at gaya ng lagi natin sinasabi, basta't nagkakaisa ang nakararami sa mga Pasiginyo, sa mga Pilipino, ay malalagpasan din po natin ang crisis na ito. This is unprecedented. I know Christmas this year might be a little bit lonely or challenging for some. Marami sa inyo, hindi niyo makapiling ang mga kamag-anak ninyo, mahal sa buhay. Pati kami naman, yung mga reunion, wala muna. Pero natuwa naman ako kasi first time nakita ko si Papa for the first time in 9 months. Pati yung pamangkin kong 3.5 months, first time ko nakilala kanina lang, doon ako galing ngayon. So talagang malaking sakripisyo at marami sa inyo, mas malaki yung sakripisyo na ginagawa, no? Lalo na ngayong mga health frontliners natin at iba pang frontliners. Kaya thank you, I hope you had a meaningful Christmas. I hope that 2021, let's pray, let's continue to believe and have faith that 2021 will be a much better year for all of us. Dito sa Pasig, sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo. Maligayang Pasko.